hassle. Pero nakapatay dito ha, ang Sinag ha. Pero inyong kabala, pupalin ko pa, okay? So, at least sumusuntok na, question Boo. Yeah. Unlike yung Balir kasi ano talaga yun eh, medyo passive-aggressive ang galawan eh. Yung Kagura, kailangan mo talaga agresibo ka. Yun! So, eto yun, ang pasok, pasok, pasok Pinas. Pasok Pinas. Oy, magpapasokan na. Okay. Pasokan Philippines eh. Good luck sa pasokan Philippines, mga kaibigan. So may ganun. Bantayan mo, bantayan mo yung classmate mo ha. Pag umubo, sumbong mo agad kay teacher ha. Ma'am. Ma'am, umubo. Ma'am, ako si Boyet. Oh, may sipon. Pero mukhang sumusuntok na dito ang Sinag Pilipinas, question Bo. Again, yung lineup niya ngayon hindi passive. And alam to ng Cignal Ultra. Yung Cignal Ultra ay nagiging safe. They want the late game. Eto nga. Nilabas na ang dragon. The Black Dragon is in town in the bottom side. Pero buhay ata. Walang namatay. Patay na yung PNK for sure yan. Okay. Parang ganun lang, di ba? May flicker naman sila. Pa-flicker out. They can punish the Esmeralda, especially with the numbers advantage. Tol! 1-4! Sinag, Tol! Sinasabi ko sa'yo, Tol! Kailangan lang suminag eh. Kailangan lang umapoy, no? Kailangan lang lumiyab eh. Kailangan lang lumiyab. Pero, meron ha, Cignal Ultra ha, nasa kanila yung turtle take. Yep. Nakuha pa rin ni Hayabusa dito. Ogi Shadow Kill, lapit kay Hades. Hindi na ako naging mga canister. Of course, re-engage mula kay Ben Sanity. Cram God! Hindi na agad kumasa ka yung poop. Kalma ka lang, Weshi. Feeling ko yung Cignal Ultra nagpapainit eh. Oo. Parang sabi nila, teka lang ha, kung kayo lumiliyab na yung apoy nyo sa amin. Oo, ultra naman kami. Tsaka yung kumbaga yung baga, pinapaypayan pa lang namin eh. Mm-hmm. Yung pagkatong eh. Parang ganun yung nangyayari dito kay Shinbo. Basag yung bottom lane ha, pero hindi pa ganun kataas yung lead. Actually, 1-3. Yeah, that's not much. Hindi pa ganun kataas yung lead, pwede pa mabawi. But then again, yung capability dito to engage, nasa side ng Sinag Pilipinas. Yeah. Okay. Pero di ba, sinasabi ko siya, parang imagine, case in point, kapag aggressive ka kasi, ang gusto mong makuha, numbers advantage, health advantage. Suntok, no? Pag may kapasidad ka naman mauna, tas di ka nagpapauna talaga, I mean, that is by default a loss, no? Flicker out. That's one. There's minion wave going for the push out of the bottom lane dito. Chujin naman tumatakbo mula kay Cronus. I think makakatakas tong Uranus natin. Hindi! Oh, nice one! Tol, kay Tiki, Tol! Nilagay ng payo kagad dun sa atras ng Uranus. But the turret here will be easily taken in by the members ng Cignal Ul. So tuloy-tuloy ang panggagamol ng Sinag Pilipinas in terms of kills. Pero yung Cignal Ultra, sabi nila, push lang muna tayo. Kalma lang. Kalabas ng dragon. Opolicious. Oh, di ba? Sino nauna? Ay, gano'n naman palang combo. Lumabas yung bola, yung Dragon Ball muna, bago yung dragon. Dragon Ball muna. Oh, yung bola ni Kupra, man. Oh. Sorry, pag nauna yung Dragon Ball, no? Pag nauna yung Dragon Ball, no, sa bakbakan, hindi Dragon Balls yan, ibang anime. Ibang anime, Play Mo Breka yan. Ay, actually, kahit sa Play Mo Breka, huli rin yung dragon. Huli rin yung dragon, walang nauulang dragon, Tol. Walang dragon. Tol, sa Zodiac sign, yung dragon, pangalawa din eh, nauna yung rat eh. Diba? Naisusulat yan, men. Chinese well, Zodiac. Let's hear. Cignal Ultra now. They still have the Kufra. They still have the Parsa. Imban DJ here can counter heavily. And again, ito yung punishment. I advise to be aggressive, but being aggressive has a risk na nga in itself. Kailangan masahin ng Cignal Ultra. If they're able to dish out massive damage from the Parsa, then solid yon. And look at that! Ogi Shadow Kill shut down! Mambaot ka agad na ginawa dyan ng ating Hayabusa. And that's a kill bounty taken in against that Kagura. Pero laban pa rin. Flicker out. Ginawa dito at di mabubura. Ay, di! Flicker in then, flicker out ka, flicker in ako. Flicker in or out, nilabas na naman ang dragon, pero may ninja. Yung ninja hindi sumakay sa dragon, mga kaibigan. Nice spell bomb coming in from Cronus. Eto na, ayun na, galit na si Cronus. Sabi ni Cronus, sabi kailangan daw sumuntok. Cignal Ultra ngayon on the defensive side, ladies and gents. But then again, question mo, look at the gold. Ito pa rin yung pinagtataka ko, hindi ganun. Hindi ganun. Yeah. Kasi bakbakan pa lang yung focus mo eh. Hindi pa objective eh. Hindi pa nako-convert eh. Kumbaga, kailangan din, kada laban mo, you need to convert that to an objective. Also want to mention though, na yung Hayabusa, ang tabatol, matabay yung Hayabusa, 10, level 10 right now. Although along with Cronus here, yeah. Oo, oh, man, ayun pa oh. Actually, sa tingin ko yung Hayabusa yung nagpagandang pick dito. Oo, tsaka shutdown kill yung nakuha niya. Shutdown kill yung nakuha niya kanina, tol. 3-0 to yung, 3 kills yung ka-atiki kanina. Tapos, ayun, na ano ni Hayabusa, nakuha niya yung bounty for gold. Malaking gold yun.
Tsaka men, ang laking dilemma dito. Hades right now is driving the car of Cignal Ultra towards victory. There you go. Another shutdown na naman. Shutdown na naman, Hades, men. Bonus round yata si Cram God. Ang hari ng Underworld. Oo. Si Kuya Hades. Nakot, tol. Tagilid ang vapor, ladies and gentlemen. Cignal Ultra. Iba pa rin talaga ang experience, Kueshin. Tsaka ano, Hayabusa yan eh. Diba? Nabigyan ng kill eh. Oo, that's nga. Oo, yung ginawa ng Sinag Pilipinas, the adjustment from game number one. Pero remember, MPL to, kulang pa, tol. Kulang pa. Kulang. Kailangan pa. Kailangan mo pa talagang ano, alam mo yon. You need to really go all out if you want all out and critical para dito sa laban natin. Because may mga halimaw talaga pwedeng kumain sa'yo. And for this case, the monster would be of Hades, but the kill is given towards Imba DJ. Pero papasok na dito ang Dragon, mga kaibigan. Dragon Tail, pero, oy! Shadow kill, dodgeball, pero tatlo tatamaan ang Dragon Tail ulit dito. Nandoon ang Yingyang overturn. May onting outplay para sa side ng Sinag Pilipinas, pero yung Uranus nandoon sa gilid. Nagkakahabulan yung Dragon, mga kaibigan. Hininga ko yung Dragon. Habang si Paring Fentanity ay hininga mo'y amoy. Mo'y bawang dahil nawala na siya. Habang na kanyang nets, si Chujin. Buhay pa rin si Chujin, pare ko'y Cram God. Merong onting pag-Tyrant's Rage doon. Pero again, Kronos trying his best to don't lose this game. It's 5-9. Pero men, look at the gold. Look at the gold. Lamang pa rin ang Cignal Ultra. Ibang klase. Oh, tsaka nang gagamon na lang si Tito's yun dito. It does look like wala silang condition damage para sa Uranus. Yun yung problema ngayon. No marksman. No, I mean, I cannot blame the no marksman composition. Pero it cannot be denied naman yung idea na sinong magdi-deal ngayon para sa Uranus. And the Uranus disables the Kagura a lot. Last Insanity ang plano nila dyan para ma-burst yung Uranus. Kaso alam ni Chuzin yung gagawin eh. Chuzin, this is the reason why Uranus is one big lean, mean green hero right now. Ang hirap niya matayin eh. And yung Esmeralda magkaka-damage din to in the late game. So habang tumatagal ko yung Shinbu, I think yung scaling pumapabor sa side ng Cignal Ultra. Hindi na makapatay kagad yung Sinag Pilipinas. Speaking of makapatay, sa baba, op! Yep. Tingnan natin kung may takas yung Esmeralda. Nakakuha pa rin ng shield. The lockdown is not there yet, ladies and gentlemen. Nauuna pa rin yung Dragon dito. Mula kay Cram God, he went for another jump. The backup is gonna be an awkward part. You know why? Because of the Hayabusa in the backline there. Meron na yata nakuha na patay. Hindi naman. That's gonna be bad sanity. At ayun na nga, Kagura paglabas niya. Kuha na bura. Torch back. Abot. There is the true damage. Another kill to the Hayabusa. Balagbagan Esports, mga kaibigan. Different kills at different parts of the map. Bloodbath. Cronus confident enough to land the Dragon Tail lifesteal. Munti ka na siya ma-outplay doon. Cignal Ultra, again, ayaw nila dito ng sabayang pagbigkas. Ayaw nila dito ng 5-on-5 sabay-sabay na rumble kasi alam nila yung capability ng Yuzong. Ang ginagawa nila, hinihiwalay-hiwalay nila. Unfortunately, namamatay ang Cignal Ultra. Pero si Cronus, alam niya na yung capability niya. Tingnan mo, Shinbu, minamanap niya na lang, oh. Pwede niyang imanap dito. And alam ni Ben Sanity, namali si Ben Sanity doon ang pinokus niya kaagad si Cronus. Siguro ang focus dami niyan wave, no? Kasi si Cronus talagang Gina yan eh. I think meron na yata yung Queen Swing siguro at this point in time. And ayun yung nagpapahirap ngayon para kay Cronus. At ayun nagpapahirap para Cignal Ultra against Cronus. At nagpapatapang kay Cronus na makalapit. But still, andun pa rin si Tushjin, tol. Grabe yung pressure ni Tushjin. Kailangan mapatay nila yung Tushjin. And kailangan mapatay si Tushjin para sa Cignal Ultra. At kailangan mapatay si Cronus para sa Sinag Pilipinas. Ganun ang mga win conditions. Pasok si Cram dito with the initiation. Walang kasunod, pero meron siya immortality. Pero papasok si Rhea dito. Nako! Men, nagkaiwala yan! Iwala yan, portion! Iwala yan, portion. At ang naging third party, mga kaibigan, na naging kabet si Tushjin dito. Kumabet sa backline ng Sinag Pilipinas kaya hindi na backupan si Cram God on that initiate. Men, Tushjin giving space to Cignal Ultra to gain momentum and to gain the Lord. Men, I think yung tinamo si Tushjin, oh, men. Nandedelay lang yan. Nandedelay lang yan. Pwede na ignore, pero ba't binigay yung Lord? That is, late na dumating sa action dito si Cronus. Bonus kill ka dyan, tol. Masyadong malalim. Parang pulis. Parang pulis sa 90s show, mga Bobby Tricks. Cronus, pero actually kaya niya patingin to, pero tapos na. Ang misyon, tapos na yung pelikula, late dumating. Tapos lumabas na yung credits, the Lord, ladies and gentlemen, ay nakuha ng Cignal Ultra, Chujin once again, diverting the attention of Sinag Pilipinas
Men, anong nangyari? Ba't biglang nagkaganon? Sell some muscle, tol. Pa si Albert, Deadly Blade ginagawa na dito ng ating Tams just to deal with the Uranus. But right now, the biggest signal for win dito ng Cignal Ultra, walang iba si Tush Jin. No? I think kulang pa yata yung isang Deadly Blade dito. Kailangan din ng si Halberd. There's the ultimate mula sa Kupra natin. But where is that? Na maalam si Cronus doon. Shutdown at yung Kagura natin. Mukhang yun nga, no? Talagang yung doubt natin is proven right this on this pick, ladies and gentlemen. Doesn't hold much impact. Gets assassinated quickly as well by that Hayabusa. At naging confident na ang Cignal Ultra with their damage. I think that pivot point na. Pivot point na. Mula dun sa Lord, pivot point na yun. Parang yun na nga, Tush Jin. Paano mo naman talaga kukunin niyang buhay ng isang Uranus, Kuya Shin? Wala kayong crits or wala kayong burst damage. Actually, ang burst damage yun lang last insanity. Pero after nun, nasan na? Yeah. Cignal Ultra playing mind games laban sa Sinag Pilipinas, Kuya Shinbu. And basag na yung mga tore sa gitna at sa baba. Man, Cignal Ultra is back! Yes, Cignal Ultra is back, ladies and gentlemen. With this cleanup, let's see for Cronus is now online. Tries to make an answer dito sa mga membro kayo ng Cignal Ultra. Focus yata ay paring Rhea. May nakap na nagawa pero still the damage is not there yet. Against the members ng Cignal. Sinag Pilipinas trying to hold on to their base. Wala nang inhibitor turret na natitira din. Crab Gun jumps away along with a bouncing ball. Pero mukhang mapupulit lamang siya tol. Focus sa base. Cignal Ultra closes this.